Hello, good evening. Ano lang to, reaction ko lang to kay Senator Chis Escudero kasi talagang hindi ko talaga ma-imagine na pinagdidiskitahan ng maigi yung holidays ng mga manggagawang Filipino. So, ito pa lang si Chis, hindi niya lang recently talaga pinagdidiskitahan yung mga holiday. February 3 of 2023 last year, meron siyang interview sa 1PH. Ang title ng interview or ang title ng video is Senator Chis Escudero, inirekomendang bawasan ang mga holiday sa Pilipinas. So this senator talagang pinag-iinitan niya ang holiday ng mga manggagawa for some reason. Biniblame niya yon sa konting pagpasok ng mga foreign direct investments, additional gastos ng mga BPOs. I mean, this senator doesn't have any clue on what's really preventing investors from going to the Philippines. I mean, ang tagal niya nito sa Senado. Ang tagal niya nitong legislator, governor pa siya. He seems to be clueless kung ano ba talaga yung root cause ng lack of foreign direct investment sa Pilipinas. So, nakakalungkot kasi dapat dapat balanse siyang magtingin ng mga bagay-bagay. So, since sinasabi niya na wala naman investment na pumapasok or nababawasan dahil natatakot mag-invest dito dahil sa holidays. Actually, no, hindi yun totoo. Kung panonoorin nyo yung mga interview ni Cathy Yang, so hanapin nyo, interview niya ni Cathy Yang sa TV5 din yun sa YouTube. Interview niya kay Stephen Cunye, saka kay Risa Mantaring. Diniscuss nila doon kung anong nagpre-prevent sa mga investor na pumunta sa Pilipinas. Mataas na energy costs, red tape, yun, talagang inisa-isa nila yung red tape. Tapos yung corruption. I think si Stephen Cunyeng ata yun or si Risa Mantaring, parang ang sinabi nila na sa Vietnam ata, kapag meron parang corruption at nagsumbong yung investor sa ano nila sa government, ina-actionan siya agad. Tapos ang bilis ng proseso nila sa pag-approve ng mga business. Dito sa Pilipinas, hindi. Magkakaiba ang mga pulisiya ng bawat munisipalidad, ng bawat lungsod. Makikita mo lang yan, very good example itong National Capital Region. Pag tinignan mo itong lugar, itong National Capital Region, napakaliit na syudad, pero ano siya, marami siyang iba-ibang lungsod. Iba ang pulisiya sa Pasig, iba ang pulisiya sa San Juan, iba ang pulisiya sa Quezon City, iba rin ang pulisiya sa Makati, which is absurd kasi napakaliit lang ng Metro Manila. Minsan ang traffic rule sa Mandaluyong is iba sa traffic rule sa Makati. So I think ano yata yun eh, parang it has something to do with a motorcycle or something na hindi ka pwedeng dumaan sa Mandaluyong, so iikot ka pa dahil dun sa regulation. I forgot that particular regulation, pero ano siya, yun yung naalala ko na ang liit-liit niya, ang salungatan yung mga pulisiya niya and yung mga business requirements iba-iba rin. So details about that wala akong alam dahil hindi naman ako business owner, pero based dun sa dalawang prominent figures na yon na na-interview ni Cathy Yang is talagang they will give you an idea kung bakit hindi nagkakaroon ng foreign direct investment sa Pilipinas. Si Stephen Cunyeng pa rin. Meron din tong interview sa ANC. So panoorin nyo rin yon para may idea lang kayo kung bakit hindi talaga nag-i-invest sa Pilipinas ang mga investors. Hindi dahil sa holiday, parang never niyang nabanggit yung holiday. Ano to ha? This guy is para siyang investment banker.
So between him and Jesus Cudero, mas paniniwalaan ko to kasi he knows what he's talking about. This guy, Jesus Cudero, ang tagal na nito sa Kongreso, ang tagal na nito sa Senado. Until now, hindi niya ma-figure out kung ano bang dapat gawin ng gobyerno, kung ano bang mga batas ang dapat ipasa para magkaroon talaga tayo ng magandang polisiya at magandang environment for foreign direct investment. Ang isa pang nakakalungkot dito is kinote pa niya yung BPO industry na napapagastos daw dahil sa holiday. My God, geez, try mo magtrabaho at kahit 6 months. Try mo magtrabaho, entry level, BPO industry, at tingnan natin kung mararamdaman mo na napapagastos sila sa iyo. BPO industry sa Pilipinas, guys, been working here since 2008. Grabe tipid nila sa mga tao dito. Ina-upskill ka nila kung ano-anong tasang binibigay sa iyo, tapos meron pa silang mga parang training kuno, parang managerial position, iba 6 months, 1 year, 2 years na, you're doing supervisory work. Pero ang pay nila is, ano, ang pay lang nila is, ano, agent level. So, I challenge Senator Jesus Cudero, magtanong ka sa, ano, sa NLRC, sa Labor Department, tanong mo yung mga cases ng mga BPO industry kung paano nilang tinitipid ang mga empleyado. So, it's really absurd. Hindi ko alam kung anong study ang kinu-quote nito, anong study ang tinitingnan nito ni Jesus Cudero. Not to mention na ang Pilipinas is naging colony tayo ng Spain. So, definitely, maraming religious holiday yun. Majority sa atin, Catholic. Talagang may mga fiesta, may mga Christmas. So, maraming mga religious holiday na sineselebrate yung mga tao in honor of their faith. So nakakatawa si Jesus Cudero, parang the way he talks, parang hindi niya alam ang history or ang history ng Pilipinas, especially the Spanish occupation. So hindi ko talaga maintindihan bakit nila pinagdidiskitahan yung holiday. Even JV Ejercito, nag-comment din siya about holidays. Tsaka guys, konting delikadesa naman, wag nyo nang i-deny kasi kapag ni-rationalize mo or pinag-isa mo yung mga holiday na sinasabi nyo na pare-parehas naman. Kasi in example nila, President's Day sa Amerika. It's a federal holiday sa Amerika for all the presidents of the United States. So, yung idea na yon is, based sa sinasabi ni Jesus Cudero, is pagsasama-samahin mo yung magkakaparehas na holiday. Siguro, araw ng gitingan, National Heroes Day, tapos yung Bonifacio Day, Ninoy Aquino Day, Rizal Day. So, pag pinagsama mo yun, talagang mababawasan yung holiday. Yun, talagang mababawasan siya, guys. Wag nyo nang i-deny. Pangatawanan nyo, kung talagang naniniwala kayo niya sa pinagsasabi nyo, have the political will to make it happen kahit it will cost you the election. Hindi yung nagbabackpaddle kayo na ganyan. So kung sa tingin nyo talagang makakabutin sa Pilipinas, gawin nyo. Gawin nyo. Pero ang masasabi ko lang, bilang empleyado, bawasan nyo rin yung ano nyo, bawasan nyo din yung recess nyo. Bawasan nyo rin ang inyong mga holiday. Guys, tingnan nyo lang yung kalendaryo nyo. Tsaka tingnan nyo lang yung mga ginagawa nyo pagbibiyahe sa Europa, pagpipicture, kung ano-ano ginagawa nyo. Tapos sabihin nyo sa mga manggagawang Pilipino kung sino ang productive. Kung sino ang talagang nagko-contribute sa ekonomiya ng Pilipinas. Until that day comes, guys, wala kayong right. Wala kayong right na punahin ang mga holiday ng mga Pilipino. Kasi yan na lang ang dumodouble pay. Yan na lang nakakapagpahinga yung iba. Sa taas ng bilihin, guys, ang laking bagay ng double pay na yan. Na wala naman kayong ginawa dyan sa Senado, kundi puro Senate investigation na wala naman nangyayari. Not to mention, mga gastos yung Senate building. Sobrang dami talaga na... Basta, this guy, this Cheese Escudero,
Senator J.B. Harris ito. Itong si Saint Chavillar, I think yung anak niya yung tatakbo. Kaya puro poster na niya ng pabati-bati sa mga bumabiyahe. Please, tandaan niyo itong mga to. These people are not on your side. Wala na tayong magagawa doon sa mga inaayudahan na inaayudahan. Pero if you are a taxpayer, if you are someone na na nagbabayad ng buwis, if you are someone na nagko-contribute sa ekonomiya ng Pilipinas, don't vote for these people. This is insane. This is insane. These people should be vote out. Sana nabuwag na nga itong Senado. Dapat ang tira na lang is House. Parang ano na lang tayo siguro parliamentary para mabilis yung turnover kapag palpak ang pamumuno gaya ng sa Great Britain tsaka sa Japan. Dito, tinan mo, we have to stay with these people for 6 months. I mean, for 6 years. Sa kanila, pagpalpak, dinidissolve ang parliamentary, nagkakaroon na election, napapalitan yung coalition. So, yun lang. Talagang naparant lang ako. Kasi siguro mapapadalas itong rant ko kasi naumpisahan ako ng SSS eh. Naumpisahan talaga ako ng SSS. Tapos may ganito pang sinabi itong si Chief Escudero about holiday na talagang if gagawin niya talaga, hindi lang ako, talagang sapul ako dito, pati yung mga other employees na yun na lang ang inaasahan for work-life balance. Until next time, guys. Bye.